if you look at it from the point of view of helping the poor, helping the workers, helping yung social legislation, pag may benefit na nag-accrue, hindi na yan matatanggal. So that is our assertion, na yung 1% dapat tuloy-tuloy na sa lahat. Inaasahang mas mabilis na maihahatid ang mga programa at tulong para sa mga elderly persons at persons with disability. Ito'y kasunod na rin ang nilagdaang kasunduan ng DSWD at TBM. Mas mapaigting pa ang monitoring and evaluation ng mga programa at mga proyekto para sa matatanda at may mga kapansanan. Lumagda sa isang joint memorandum circular ang Department of Social Welfare and Development at Department of Budget and Management o DBM ngayong umaga. Ito'y alinsunod na rin sa Section 36 ng General Appropriations Act of 2023 kung saan nakasaad na dapat pagsamasamahin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga plano at programa na nakatuon sa kapakanan ng mga nakakatanda at PWDs. Sa pamamagitan nito, masisiguruan niyang maayos na nilalaan ang pondo ng pamahalaan para sa elderly persons at persons with disability. Inaasahan ding mapapatatag nito ang mekanismo sa planning at monitoring ng mga programa sa naturang sektor. Sa ilalim ng JMC, minamandato ang NCSC at NCDA na magsumite ng Plan of Action for Calendar Year 2024 na tutugon sa pangangailangan ng mga nakakatanda at PWDs. Gagamitin itong basihan ng DBM para sa review at evaluation ng budget proposal para sa susunod na taon. Ang NCSC at NCDA rin ay inaatasang magpagana ng kanilang grievance mechanisms gaya ng complaint desk at web-based complaint management. Sa ngayon, nasa 2 milyon ang mga matatanda sa buong bansa habang nasa 1.3 milyon naman ang mga may kapansanan. Ang importante dito, huwag tayo ma-distract dun sa 1%. Pagtuunan natin ang pansin na kailangan may nilalaan na pondo para sa mga senior at sa ating mga PWD. Hindi na siguro importante kung ilang porsyento, pero simulan natin sa meron bang nilalaan. Kasi nakalagay doon maglaan, hindi naman sinabing ilang percentage. So importante na meron. Through the issuance of this JMC, we trust that the monitoring and evaluation of the agency's implementation of relative programs and projects and activities in coordination with the National Commission on Senior Citizens, or NCSC, and the National Council on Disability Affairs will translate to a better set of data that will drive more meaningful future policy developments. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paglagda sa JMC. Kasama pa sa signatories ang mga opisyal ng National Council on Disability Affairs at National Commission of Senior Citizens. This is a breakthrough for persons with disabilities because for the first time, it will be a realization of how we'll be able to monitor the programs and services being allotted to persons with disabilities. Kasi gaya nga po ng sabi ng Secretary, taon-taon nasa General Appropriations Act na dapat gumawa ng programa.